Hi! Welcome to Movie Recap Tagalog. Ngayon ay ipapaliwanag ko ang pelikulang mang-iinit at magpapatawa sa inyo. Ito si Annie Hargrove, isang blogger na nagsimula sa kanyang pinakabagong post na nagtatanong sa kanyang mga mambabasa kung naaalala nila ang unang araw na nakita sila ng kanilang lalaki na walang suot. Ikinuwento niya ang mga naunang taon na kasama niya ang kanyang kasintahang si Jay nang palagi silang nagtuturjiken sa banyo, sa kotse, kahit sa parke, hindi alintana kung sino man ang nanonood o nasaan sila, at nang hindi sinasadyang naiwan nilang nakabukas ang pinto, at ang hindi niya makakalimutan na ang Junjun ni Jay ay tumatayo kahit saan, habang nanonood sila ng pelikula o pagising at umabot sa puntong nabuntis si Annie, at sinabi niya ito sa kanyang mga magulang, at sinabi ni Jay kung gaano niya kamahal si Annie, at pinakasalan siya ni Jay. Dahil nagkaroon sila ng dalawang anak, nawala na lang ang oras nila sa pagtuturjeken, at kahit walang damit man sila, ay si Annie, ay hindi na nanginip. Iniisip niya kung paano nila maibabalik ang dati na yon sa kanilang buhay ngayon. Kailangang harapin nina Annie at Jay ang kanilang pasaway na anak na si Clive at ang kanilang nakababatang anak na babae. Ngayong kahit na ang dalawang bata ay nakikita na ang kanilang mga magulang ay nakakaramdam ng pagkabagot sa bahay. Matapos silang ihatid sa paaralan, si Jay ay pumasok sa trabaho sa isang istasyon ng radyo, kung saan nakipag-usap siya sa kanyang kaibigang si Max tungkol sa kasintahan ni Max, at sila ay nagtuturjiken sa text habang nagkokomento din kung gaano kakaiba na si Jay ay nagpapadala ng larawan niya na nakadungaw si Junjun. Pumasok ang kanilang assistant, at may dalang dalawang iPad para kay Jay, dahil gumagamit siya ng magkahiwalay na tablet para sa iba't ibang gawain. Ang anumang iba pang mga tablet na naiwan niya ay ibinibigay. Samantala, pumunta si Annie sa kumpanya ng Piper Brothers, kung saan ang isang team na inamumunuan ni Hank Rosenbaum ay naghahanap upang bilhin ang blog ni Annie, at sa kabila ng ilan sa mga nilalaman na inilagay niya sa kanyang mga post, binanggit ang pagtayo ni Junjun ni Jay ng maraming beses, si Hank ay masigasig pa rin tungkol sa pagkuha kay Annie. Upang ipagdiwang, tinawag ni Annie ang kanyang ina na si Linda, upang dalhin si na Clive at Nell sa kanyang bahay, upang si Annie at Jay ay magkaroon ng oras sa kanilang sarili. Nasupresa si Jay nang si Annie ay nagsuot ng see-through at pink na panty habang nakasuot ng roller skates. Si Jay ay nasasabik, ngunit nang sinubukan nilang pumasok, pareho silang malamya at hindi maaaring maging aktibo para sa patuturjekin. Sinusubukan nilang pumunta sa kusina at sa sopa, ngunit hindi nila magawang makaramdam ng kasiyahan. Nagpasya silang magbukas ng bote ng tequila nang matagpuan ni Annie ang isa sa mga iPad ni Jay at nakakuha ng ideya na gumawa ng sarili nilang video. Pagkatapos mag-usap tungkol sa panonood ng video ngayon, na-inspire silang sumubok ng bago. Sumang-ayon si Jay, at pagkatapos ng ilang shot ng tequila, itinayo nilang dalawa ang iPad at sinubukan ang mga posisyon mula sa aklat na The Joy of Dorjek. Pagkatapos ng tatlong oras, tapos na ang tape, at sinabi ni Annie kay Jay na burahin ang video habang sila ay natutulog. Kinabukasan, nag-host ang mag-asawa ng isang party sa kanilang tahanan para sa nalalapit na seremonya ng pagtatapos ni Clive. Inimbitahan nila ang kanilang mga kaibigan na sina Robbie at Tess at ang iba pa nilang mag-asawang kaibigan na sina Punit at Kia na parehong hindi masyadong masaya sa kanilang buhay mag-asawa at sa kanilang dalawang sanggol. Pagkatapos ng party, nasa labas si Jay na naglilinis nang makatanggap siya ng text mula sa isang hindi kilalang numero na nagsasabing nag-enjoy siya sa kanilang video. Salamat sa pagbabahagi. Sinabi ni Jay na maling numero ang nakuha niya, ngunit sinabi ng tao na nakuha niya ang tamang numero at nakita niya ang Dorjek tape ni Jay. Nagpanik siya at tumakbo sa kanyang Apple account upang malaman na ang Dorjek tape ay nag-send sa lahat, kasama ang mga iPad na ibinigay niya sa kanyang mga kaibigan. Narinig ni Annie ang tape na pinapatugtog, kaya napilitan si Jay na magsabi tungkol sa hindi pag-delete nito. Napagtanto nilang binigyan nila ng mga iPad sina Robbie at Tess, Linda, Hank, at maging ang Mailman. Sinimulan nilang kunin ang anumang iPad na ibinigay nila, simula kay Clive. Kinuha nila ang iPad ng bata sa kanyang mga kamay at inihagis sa bintana. Tinawag ni Annie ang kanyang ina para bantayan ang mga bata at dalhin ang kanyang iPad. Pagdating ni Linda ay kinuha ni Jay ang iPad at tinanggal ang video sa kanyang tablet at tumakbo sila ni Annie para pigilan ang iba na makita ang video. Nagmamaneho ang mag-asawa patungo sa bahay ni Robbie sa kapitbahayan ni Tess. Hinala ni Annie na ang hindi kilalang text ay isang bagay na biro lang na gagawin ni Tess. Pagdating nila sa bahay ng kaibigan nila, nakita nila na ipinagdiriwang ni na Robbie at Tess ang kanilang ika-12 anibersaryo sa panonood sa unang season ng Breaking Bad. Hiniling ni Jay na makita ang kanilang tablet at pabirong itinanong ni Robbie kung gumawa sila ng Thorjek video. Sabi ni Jay, napanood niyo ba to? Pumasok sila ni Annie sa loob at napilitang ipaliwanag ang lahat kina Robbie at Tess. Sumasang-ayon silang tulungan sina Annie at Jay na mahanap ang susunod na tablet na nasa pag-aari ni Hank. Nakuha ni Tess ang kanyang address mula sa kanyang kapatid dahil siya ang florist ni Hank.
Bago sila umalis, hiniling ni Jay kay Robbie ang iPad at malungkot niyang hinugot ito sa kanyang pantalon at ibinigay sa kanya. Nakarating sila sa magarbong tahanan ni Hank kasama sina Annie at Jay na nagpapanggap na nangungulekta ng pera para sa kawanggawa. Si Annie ay nakipag-usap kay Hank habang si Jay ay nagdahilan na pupunta sa banyo at nagpagpapanggap na siya ay nakakain ng may lason na pagkain. Nang dumadaan si Jay sa mga kwarto ni Hank, sinalakay ng German Shepherd ni Hank si Jay. Sa kabila ng paghampas nito sa ulo gamit ang isang libro at naging dahilan upang tumakbo ito papunta sa isang gumagalaw na treadmill na malakas itong ibinato sa pader, patuloy na hinahabol ng aso si Jay. Samantala, inanyayahan ni Hank si Annie na mag-cocaine. Nag-aatubili siyang sumang-ayon dito at para hindi makita ni Hank si Jay na pumasok sa kanyang lugar, si Annie ay nag-hit-hit ng cocaine na ikinagulat ni Hank. Samantala, nakahanap si Jay ng pekeng John June sa silid ni Hank at ginamit ito upang matakot ang aso na hindi gumagana. Sina Robbie at Tess ay nagring sa pinto na nagpanggap bilang isang alkalde at asawa mula sa ibang bayan na nangungulekta ng mga ginamit na iPad para sa kawanggawa. Ibinigay ni Hank sa kanila ang ibinigay ni Annie sa kanya. Nahulog si Jay sa bintana kasama ang aso at hinabol hanggang sa harap ng pintuan, duguan at nagkapilay. Pinakalma ni Hank ang aso sa pamamagitan ng pagsasabi ng Hakuna Matata at nalutas ang sitwasyon. Naglakad pabalik sa kotse sina Annie at Jay, nagtalo tungkol sa kaguluhang ito. Inamin ni Jay na nagdesisyon siyang huwag tanggalin ang video dahil natutuwa siya rito at kung ano ang idinagdag nito sa kanilang buhay pag-ibig. Habang si Annie naman ay bigo na lang sa lahat ng pumipigil sa kanila sa pakikipagtorje. Nagkaayos sila at bumalik sa kotse para hanapin sina Robbie at Tess na nagsasaya sa backseat. At tanggap nila na napanood nila ang video nila at talagang nag-enjoy sila. Ang mga kaibigan ay nagmamaneho pabalik kay Robbie sa bahay ni Tess upang mabigyan ni Robbie si Jay ng bagong damit. Bumaba ang pasaway na anak ng mag-asawa, si Howard, nang mag-isa si Jay upang ihayag sa kanya na siya ang nagpadala sa kanya ng mga text. Binablockmail ni Howard si Jay ng $25,000 na cash para maalis niya ang video bastos na site. Kinukutya ng bata si Jay dahil hindi niya napagtanto na maaari niyang i-remote wipe ang video para madaling maalis ito sa mga iPad ng lahat sa halip na dumaan sa lahat ng problema. Pag-uwi ni Jay, tinawagan niya si Robbie para sabihin sa kanya ang tungkol sa pakana ni Howard, ngunit masyadong nagtitiwala si Robbie sa kanyang anak para maniwala sa sinabi ni Jay. Pagkatapos ay pumunta si Jay kung saan sinabi ni Howard na pinapasahan niya sa video. Pagkatapos ay sinabi kay Annie ang tungkol sa sinabi sa kanya ni Howard. Sa halip na pagbigyan ang kanyang mga kahilingan, nakuha ni Annie ang address ng punong tanggapan ng bastos na site mula sa kanilang website. Sinunggaban nila si Clive at Nell dahil hindi na nila matawagan si Linda sa oras na yon. Nagmamaneho sila papunta sa gusali ng bastos na city na sarado. Ipinasok ni Jay ang kotse sa pinto para makapasok. Nahanap nila ang control room at hinampas ni Jay ang isa sa mga server na nagdulot ng alarma. Bago sila makaalis doon, pumasok ang manager ng bastos na site kasama ang kanyang asawa, dalawang bodyguard, at dalawang asong pang-atake. Nagkamali siyang naniniwala na sina Annie at Jay ay mula sa magkaribal na mga site ng bastos, ngunit pagkatapos ay hinuhusgahan nila na gumawa sila ng bastos na video at sinisikap nilang alisin ito na nangyayari na isang pangkaraniwang pangyayari. Matapos magpakilala sina Annie at Jay, nakilala ng asawa ng manager ang kanilang mga pangalan mula sa blog ni Annie na fan niya. Matapos pag-usapan ang lahat, sumang-ayon ang manager na tanggalin ang video, ngunit kailangan pa ring bayaran ni Annie at Jay ang mga pinsala. Dumating ang umaga, at nagmamadaling umuwi ang pamilya para ihanda ang mga bata para sa graduation ni Clive. Nakarating sila sa paaralan at umupo sa auditorium, kung saan sinabi ni Annie at Jay sa isa't isa kung ano ang gusto nila sa isa't isa, at natutuwa sila na magkasama pa rin sila. Nagsisimula ang seremonya, at si Clive ay nakahanda upang ipakita ang isang video na pinagsama niya sa computer. Nataranta si Jay, iniisip na nakalimutan niyang tanggalin ang video sa kanyang computer. Pinaplay ni Clyde ang video na talagang graduation video niya, ngunit tumalon si Jay sa balkonahe at dumapo sa mesa. Inalalayan siya ni Robbie at Tess at dinala sa ospital. Ang pamilya ay gumugugol ng oras na magkasama sa bahay, kasama si Jay na ngayon ay nakasuot ng cast sa kanyang binti at isang lambanog sa kanyang braso. Nakatanggap sila ng tawag mula kay Howard, tumunog ang doorbell at pinalabas ni Howard si Jay. Sa palagay ni Jay ay mas ay blackmail siya ni Howard, ngunit ang bata ay naglabas ng isang jump drive na naglalaman ng huling natitirang kopya ng tape. Gusto lang niyang hayaan ni Jay si Clive na makasama siya dahil siya lang ang kaibigan ni Howard. Sumang-ayon si Jay at kinuha ang jump drive mula kay Howard. Naghahanda si Jay na basagin ang drive gamit ang martilyo, ngunit sinabi ni Annie na dapat nilang panoorin ito ng isang beses. Niluload nila ito sa kanilang computer at pinanood ang tape
natakot at nahihiyan na makita ang kanilang mga sarili na gumaganap ng mga awkward na posisyon sa pakikipagturjak tulad ng pagflip sa harap ni Annie, sa John-John ni Jay at iba't ibang kakaibang kilos, at pagkatapos ay ibinaon ang ebidensya para sa kabutihan. Salamat sa panonood. Please like and subscribe.